iPhone user ka ba? Pagod ka na bang mag-charge oras-oras, minuto-minuto? Well, narito ang ilang paraan para masolusyonan ang iyong problema sa iyong battery. Just keep on watching! Guys, it's me, Roro, your Noo King, and yes, on your screen. Hello, and today's video, pag-uusapan natin yung ilang mga dahilan kung bakit mabilis malobat ang cellphone mo. Uh-oh. At ang video pong ito ay para lang sa mga iOS user. Para sa mga iPhone users, ang video na to, so kung bago ka pa lang sa akong video, mag-subscribe ko na at click mo na notification bell para ma-notify ka sa aking mga susunod na vlogs. At syempre, simulan na natin ang video na to in 1, 2, 3! Na tayo sa ating home screen at sabay-sabay natin i-turn off lahat ng pwede i-turn off para lang mapabagal ang paglobat ng ating cellphone. So, eto sabay-sabay tayo. Punta tayo sa settings, of course. Pag nasa settings na tayo, eto ang una natin titingnan ay ang location services na matatagpuan sa privacy. Eto yung privacy natin. Click natin yung privacy. Tapos eto yung location services. Click natin. Ayun, so naka-off na siya. Minsan kasi naka-on yan, ayun. Pag naka-on yung location services, ito yung makikita natin yung arrow sa taas. So, ang gagawin natin, click natin to, location services, tapos i-off natin. So, turn off location services. Yan kasi ito guys, itong location services na to, isa to sa mga dahilan kung bakit mabilis tayong malobat. Okay, location services. Tapos tayo, na-off na natin yon. Punta naman tayo sa low power mode na makikita natin sa battery. So, eto, click natin yung battery. Again, sa settings pa din po yan. So, click natin yung battery. Tapos, eto nakikita natin low power mode. I-on natin yan. So, pag na-on natin yan, parang feeling ko magiging kulay dilaw yung ano, etong bar status sa taas. So, kapag natapos natin yan, ayan, naka-off na yung low power mode. Punta naman tayo sa less volume. Dito pa rin po yan sa sounds or pwede nyo i-click dito yan. And then press sa taas. Ayan. Yung volume natin, dapat hindi siya masyadong full. So, bawasan natin. Ayan. Tapos, okay na yan, diba? So, pagkatapos, ang sunod natin gagawin ay ang Wi-Fi. So, punta naman po ulit tayo sa settings. Hanapin natin yung Wi-Fi. Okay, ayan. So, Wi-Fi. Kita natin naka-turn on yan. Ganto kasi yan. Kasi, pag nakaganto yung hitsura ng Wi-Fi at saka ng Bluetooth natin, ibig sabihin anytime, pwede siyang mabuksan. So, ang gagawin natin, click natin yung Wi-Fi and then turn off. Ayan. So, ito na hitsura niya. May X na siya. So, na naman natin bubuksan ay ang Bluetooth. Okay, nakaganyan po ulit siya. Pag mastan nyo ha. Ayan yung Bluetooth. Wala siyang X. So, pag ito na off natin yan, ito na yung mangyayari. Ayan. So, both Wi-Fi at saka Bluetooth, hindi siya pwedeng mabuksan anytime. So, isa rin yan sa mga dahilan kung bakit mabilis mabuwasan ang ating battery. Sunod natin gagawin ay ang less brightness naman. So, taas ulit. So, ito yung brightness natin. Kailangan hindi siya masyadong malakas. So, eto, babawasan natin, pantay natin sa volume. Ayan. So, yun, okay na. So, ayun guys, sana nakatulong ang video na to sa lahat ng mga iOS na gumagamit. Sana nakatulong ang video na to para hindi na malabat ang cellphone nyo araw-araw. Eto, turn off natin yung location services first, tapos low power mode and then less volume. Kailangan yung volume nyo is mahina lang. Turn off Wi-Fi and Bluetooth kasi anytime pwede yung mag-on kahit naka-off yan. And then, less brightness. So, yung brightness natin kailangan mahina lang. So, yun guys, kung may natutunan ko sa video ito, please leave a comment, a thumbs up, and subscribe, subscribe, subscribe! Salamat sa pag-ibig mo lagi kang nasa puso't isip ko.